ayaw mong layuan yung babae na yan. Are you in love with her? I just thought, for once, may nakilala kong babae na maayos. But it turns out, she's cold-blooded na dyan. Hindi ka mamamatay tao! Ay, ako nga ang pumatay kay Leo! Kung kukulitin niyo na ako ng ganito, na umalis mo lang kayo! Mas okay na rin naman to na galit sa akin si nanay eh. Para mas madali para sa kanya na wala ako sa tabi niya. Sinabi ko na ako ang pumatay kay Leo. Paninindigan ko yun. The court hereby acquits CICL, BBB, and CCC for the charge of murder. Meanwhile, this court finds CICL AAA guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder for the death of Leo Alcantara Guerrero. Eh, sana hindi ka nalang underage para napunta ka sa totoong kulungan at doon ka nalang magdusa! Makukulong si Celine? Ayaw kita iwan dito. Ayaw ko. Ate. Tama na yan. Sheila, Sheila, pwede ka sa akin. Kailangan lang natin ito pagdaanan, ha? Pero huwag kayong mag-alala. Malalagpasan natin ito. Nakakalabas ako, magkikita-kita ulit tayo. Ate, nag-promise ka kay tatay na dapat hindi tayo magkakahiwalay. Dapat magkakasama pa rin tayo. Alam ko, pero kailangan ko ito gawin para sa inyo. Okay, mag-alala. Makakalabas din ako. Magkakasama-sama tayo, magkikita-kita tayo. Promise yan. Promise, sige. Punta na kayo doon. Hinihintay na kayo.
Siya nga pala si Darla. Siya'y magbabantay sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Ako ang head dito. Ako ang in charge sa buong facility. Ito ang National Establishment for Nurturing and Education for Newly Convicted Girls, also called as NENE. Dito ang magiging bagong tirahan mo. Hanggang maserve mo ang buong sentensya mo. Lourdes, si Lourdes ang magiging house parent mo. Ang lahat ng kakailanganin mo, si Lourdes ang mag-aasikaso. Sigurado ba kayo? Sila'y napapabalitang nakapatay doon sa flip-top influencer. Sila yung Guerrero ba yun? Oo, sila yun. Kahit na tinakpan yung mukha ng mga bata sa news tsaka sa social media, kalat naman dito sa atin na sila yung mga nakasubhan. Paano yan? May kapitbahay pala tayong kriminal. Oo nga, nakakatakot. Baka sa susunod tayo naman ang mabiktima ng mga yan. Hi! Pero, manahimik nga kayo ah. Kung wala kayong sasabihing maganda, manahimik na lang kayo. Hindi kriminal ang mga anak ko na pagbintangan lang sila. Umamin na nga yung isang anak mo eh. Pinagtatanggol mo pa? Siyempre! Dahil alam ko ang katotohanan. Umamin lang siya para iligtas sa mga kapatid niya. Kaya pwede ba? Manahimik na lang kayo? Maawa naman kayo sa mga bata! Sabihin mo, kriminal ang mga anak mo! Sinabi nang hindi kriminal! Nay! Tama na po! Huwag silang patulan. Isipin nila ang gusto nilang isipin. Basta tayo, alam natin yung totoo. Alam ni Lord yung totoo na wala kami pinapatay, maniwala man sila o hindi! Pero nanay. May araw lang kayo. Sige, dali mo na siya sa kwarto. Sunod ka lang sa akin. Sige na. Dito tayo. Ikaw pa talaga ang pumatay. Ang lahat ng ayoko ay ang sinungaling, mamamatay tao, at nang aarkabyado. Kibata-bata mo pa, kriminal ka na? Dito, dederechohin ko ang sungay mo na hindi nagawa ng magulang mo. Sige. Pagsalita at makapanghusga yung mga taong yun, akala mo naman alam nila yung totoo. Nay, kawawa naman si Ate Celine. Ito na lang po ang mag-isa doon. Nay, sino na lang po ang magtatanggol kay Ate kapag may nang-away sa kanya? Sino na lang po ang kasama niyang kumain? Sino po ang masasandalan niya kapag nalulungkot siya? Mga anak, hindi matatawaran ang ginawa ng ate ninyo para sa inyo. Alam ko wala kayong kasalanan. Wala siyang kasalanan, anak. Pero umamin siya para sa inyo dahil mahal na mahal kayo ng ate ninyo. Kaya mas gugustuhin niya magdusa sa loob kaysa kasama kami ni China. Nay, kung ako papapiliin ako, hindi ko iiwan ang ate Celine. Gusto ko siyang samahan. Kakasama naman kami nung mangyari yun eh. Lord, ngayon lang po ako mapapalayo sa mga kapatid ko. Ito yung first time na hindi ko sila makakasama ng matagal. Ang hirap po pala. Sakit. Nakakalungkot. Kahit isang araw pa lang na hindi ko sila nakikita. Hindi ko naririnig yung boses nila. Ang bigat-bigat po sa dibdib, Lord. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Kahit minsan hindi kami nagkakasundo, nag-aaway kami, mas gugustuhin ko na po yun. Basta nakikita ko lang sila.
Hirap, hirap na po ako. Ano ba naman yung samahan namin siya hanggang mapatunayan namin na hindi namin pinatay si Leo? Ay, ang unfair. Ang daya niya. Kari, isipin mo na lang yung sakripisyo ng ate ninyo para sa inyo. Yan na lang ang isipin ninyo, mga anak. Yung naiisip ko lang, nagigising ako bukas na wala sila sa tabi ko. Si nanay, mga kapatid ko. Parang ayoko na pong bumangon. Nay, sorry. Kasalanan ko po ito. Sa akin po nagsimula ang lahat. Kung hindi lang po sana ako nagpa-rape, edi sana. Shhh! Anak, wala kang kasalanan. Hindi tama yung nangyari sa'yo. Hindi kailanman magiging tama yung nangyari sa'yo. Pero anak, kailangan nating harapin ito. Huwag natin sayangin ang sakripisyo ng ate ninyo. Hindi po ako susuko. Ginawa ko to. Ginusto kong mangyari to para sa mga kapatid ko. Titiisin ko po lahat para sa kanila. Makakasama ulit natin ang ate sa Lininyo. Ha? Tandaan nyo yan. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuti ako dito hanggang sa makalabas ako. Dahil pinangako ko sa kanila na magkakasama kami ulit. Mabubuo kami. Tutuparin ko yun, Lord. Ay, nako. Salamat naman at nahatulan na yung kriminal na yon. Ay, nako. I feel very vindicated. Pero sa isang banda, parang ang pakiramdam ko, hindi pa sapat yon. That criminal has to be put in jail. And I mean the real thing. Hindi yung isang juvenile center lang. Kahit saan naman ilagay si Celine, Mom, it doesn't change the fact that she's a murderer. And that is the disappointing part. Tigilan mo na yung mga awa-awa mo. Yung mga giving her the benefit of the doubt. Ano ba yan? Accept the fact. Pinatay niya ang kapatid mo. I know, Mom. I know. From now on, kakalimutan ko na naging kaibigan ko yung Celine na yan. After everything she did, I don't think I can forgive her, Mom. Ang alam ko lang, hindi na mababago yung tingin ko sa kanya. Gina, hindi ka pa natutulog. Ate, di ako sanay nang wala si Ate Celine. Gina, ano kayang ginagawa ni Ate ngayon? Nakakatulog kaya siyang maayos? Nakakakain? Gusto ko siyang puntahan. Sabihan. Gusto ko na siyang mayakap. Alam mo, Gina, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero kung nandito rin si Ate Celine, hindi niya rin gusto yung hindi ka natutulog. Hindi natin inaalagaan yung sarili natin. Kasi wala naman siyang ibang inisip kundi yung kapakanan natin eh. Nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya ang tanging paraan para maibalik natin yun sa kanya, yung alagaan natin yung sarili natin. Para kapag nagsama-sama na tayo, masasabi natin sa kanya na hindi natin sinayong yung ginawa niya para sa atin. Okay? Okay. Kaya natin ito. Naaahawa ako kay Ate Celine. Ako din naman, Gina. Hindi dapat siya yung naghihirap ngayon eh.
that it? Matapos na maparusahan yung kriminal na yon, ano, dadalhin na lang siya sa juvenile center? I hate to say this, Ate Velda, but yes. I even explained that to you before, di ba? Na ganun ang mangyari sa bata once mahatulan. Hindi ba pwede na madala siya sa isang regular na kulungan? We cannot do that, Ate Velda. May batas tayong sinusunod. A convicted minor is still protected by law. In fact, kapag naging maganda ang record niya while she's inside the juvenile center and serving her sentence, pwedeng mapaaga ang paglaya niya. No, that can't be. Hindi ako makakapayag. Pumatay siya ng tao. Kailangan mag-suffer siya. Kailangan mag-suffer din siya doon sa loob ng juvenile center na yon. Hanggang sa mamatay siya. Buhay ang kinuha niya, buhay din ang kapalit. Ate Velda! Kung walang magagawa ang batas, ako ang magpapaikot sa batas. Hello, Abalante. Alam kong nakalabas na at nakalipat na yung Selena yon. Pero ayokong maramdaman niya na parang siyang nakatira sa isang hotel na mayroong free food and everything! Gusto kong iparamdam niyo sa kanya na mas masahol pa sa impyerno ang kinalalagyan niya. Do something! Nahatulan ng reklusyon temporal o pagkakabilanggo ng 6 hanggang 14 na taon ang menor de edad na babae na itatago na lang natin sa alias na AAA. Kasalukuyang inilipat na nga siya sa Neneng Center o sa National Establishment for Nurturing and Education of Newly Convicted Girls, kung saan nakakulong ang mga nasentensyahan na mga menor de edad na babae. Ang mga kapatid naman ito na sina alias BBB at CCC ay napawalang sala pagkatapos umami ng kanilang kapatid as the main suspect sa pagpatay sa sikat. Sabi saan nang tagal dito? Anak nila, alam niya na yan. Ha? Talaga? Oo. Sabi ganito, Pe. Sina China? Ibang klase niya pa yung magkakapatid na yan, no? Diyos ko. Sinong gagamba? Sinong gagamba? Hoy! Anong tinitingi-tingin nyo? Gusto nyo dugutin ko yung mga mata nyo? Hoy, hoy, hoy! Anong problema nyo? Daddy, saan pagsabihin ko itong mga to? Hindi na kailangan. Sanay na rin naman ako sa mga basyo sa paligid eh. Tsaka walang-wala yun sa pinagdaanan namin ni Ate Celine. Tapos eto. Mabuti naman na alaya na kayo. Si ano? China? Kumusta siya? Siyempre, hindi okay. Kasi kahit naman na nakalaya na kami ni China, hindi pa rin namin matanggap na hindi na namin kasama si Ate Celine. Tapos si China, sobrang affected niya pa sa paghiwalay namin. Sigurado naman ako na makakalabas din ng Ate Celine niya. Ay, talaga? Kasi hindi naman siya yung may kasalanan eh. Inosente siya. Lalo pa nung malaman namin na namatay si Leo dahil sa sunod-sunod na pagkapas sa katawan ulo niya. Hindi naman kasalanan yun. Sigurado kami na hindi kami yung may gawa nun. At hanggang ngayon, paggala-gala pa rin yung totoong pumatay sa kanya. At makakalabas lang yung ate ko kapag nagpakita na yung totoong kriminal at aminin niyang siya pumatay kay Leo at hindi si Ate Celine. Rico. Paano kasamang i-level up na natin kung anong meron tayo? Oh, seryoso na tayo. Tapos, bigyan mo na ako ng baby. O kaya ng babies. Alam mo kung ano yung sasagot ko dyan, Becca? Eh, kaya nga ayoko magkaroon ng anak dahil ayoko ng dagdag ng responsibilidad. Kasi si Rizoy, yan ay yung isang babaeng minahal ko. Yung babaeng iniwan ako, pero hindi ka na mahanap. Sa kanya siguro ako magpapatali ng seryoso. Teka. Oo, edi sige.
Doon ka na sumama ko. Sino man yun? Maganda ba yun, ha? Maganda? Ha? Eh kung makapagmalaki ka eh, kala mo naman eh, sinasamba mo ba? Ano yun poon? Maganda siya, Becca. Sexy pa. Kumbaga, hindi lang pang kama. Pang all around sa lahat ng parte ng bahay. Kaya ako siya nagustuhan. Uy, di dyan ka sumama. Kung sino man yung impactang yan. Kaso, eh di ba nga, iniwan ka niya, hindi mo na siya makita. Kasi naman eh, huwag mo na kasing hanapin yung hindi ka naman babalikan. Nandito naman ako eh. Ako na lang seryoso mo yun. Yung buwisit kasi yung belda na yun. Kung nakuha ko yung 5 million na yun, hindi sana ako ganito. Hindi sana bumili lang ako mga kasama ko sa buhay. Sige na. Ayaw kong tumandang mag-isa. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Gusto ko magkaroon ng anak na mag-aalaga sa akin. Ay, ko. Eh, ba't hindi man nung kunin yung pamangkin mo? Total, mabswelta naman yun. Hindi magandang environment dahil sabi mo, napapabayaan ng nanay. At hindi man nung kupkupin, kadugo mo naman eh. Pwede mong kasakasama yan. Na mabagal. Madami pa kayong kailangan gawin dito, ah. Bilis-bilisan nyo nga. Pick up? Ako nga. Ano ho ba yung pipikapin po? Ikaw ang pipikapin namin. Pinagbabayaran ko na lahat, Lance. Ano pa bang gusto mo? If I could give you back all of the pain you caused me, you caused my family, I would, Celine. I would. Paano kung bumalik yung totoo mong tatay? Paano kung kunin ka niya? Sasama ka ba? Hindi ko alam eh. Siguro masasagot ko yan kapag nasa harap ko na yung totoo kong tatay. Ayoko nga siya doon sa puder ng nanay niya. Kasi hindi naman magiging maganda yung buhay niya doon. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa totoong nanay. Maliban na lang kung papalabasin mo na walang kwenta, masama, at hindi magandang imahe ng nanay na yun para tuluyan mong mababawi ang pamangkin mo.